God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ako'y magkukwento muna, siguro na ikwento ko na ito 3 years ago. Alam nyo, nung ako ay sumama sa misyon sa India, isang napagandang karanasan ang aking napagdaanan, naranasan doon. Nakita ko si Mother Teresa de Calcutta, yung sinasabing living saint noon. Alam natin ang problema sa bandiyang India. Sa kanila kasi pinababayaan nilang mahirap ang mga tao. Kasi may paniniwala sila na pag tinulungan mo ang mahirap at sila'y mabuhay muli sa pamamagitan ng reincarnation, pag tinulungan mo at sila ay naghangad na yumaman, naghangad na umangat ang buhay, sa pangalawang buhay, lalo silang mahirap. Halimbawa, kung ikaw ay tao ngayon, baka pwedeng maging baboy ka pagdating ng araw sa iyong pagbabalik sa daigdig. May paniniwala silang ganon, reincarnation. O kaya naman, kung ikaw ay mayaman-yaman at gusto mong yumaman pa ng yumaman, nangaprap ka ng nangarap, pag namatay ka, magiging pulubi ka. So ganon ang kanilang paniniwala. Kaya itong si Mother Teresa de Calcutta ay umiikot sa buong India, sa buong Kerala, sa mahirap na lugar doon, sa mga squatter area, at kanyang tinutulungan ang mga mahihirap at nagagalit ang mga tao sa kanya. Nagiging insecure sila kasi meron silang religion na tinatawag na Hindu. At sa kanila, pinababayaan lamang nila sa kanilang religion ang mga dukhang namamatay sa mga daanan. Ngunit sang araw, biglang sumikat si Mother Teresa de Calcutta dahil sa kanyang gawain na pagpapakain sa mga dukha, pagpapakain sa mga may sakit, sa mga mamamatay, kinukupkup niya ang mga iyon. Isang araw humiling siya sa gobyerno ng India dahil merong isang templo na bakante at sabi niya gusto niyang dalhin ang mga kawawang mga tao mahihirap sa templo na yon ni Kali. Na mga tao ay galit na galit sapagkat yon ay templo ng kanilang Diyos-Diyosan, si Kali. But si Mother Teresa de Calcutta, pinakakain niya doon at ginawa niyang parang ospital ang templo. Isang araw, nagalit sa kanya ang mga tao at talagang gusto siyang patayin, lusubin, at ang sabi, lumayas ka sa templo ng aming Diyos na si Kali. Kung hindi, papatayin ka namin. Pagbalik namin bukas dyan, sana wala nang mga may sakit, wala nang mga orphans, wala nang mga pulubi dyan sa loob ng templo. E dating bakante naman yung templo, hindi ginagamit. Pero nung nakita nilang may ginagawang kabutihan, si Mother Teresa de Calcutta ay nagalit sila. Kaya sabi, bukas babalik kami. Magdadala kami ng mga bato, babatuhin ka namin. Magdadala kami ng mga pamalo at papatayin ka namin. At kinabukasan nga, dumating ang mga tao, medyo marami-rami ang mga tao at pinalalayas sila. Abe, Mother Teresa de Calcutta,
lumayas ka at lumabas sa templo na yan, sapagkat yan ay templo ng aming Diyos. Kung hindi, papatayin ka namin. Yung mga madre, kinakabahan na, at si Mother Teresa ay lumabas sa templo at sinabing ganon, kung gusto niyo akong patayin sa ginagawa kong misyon sa inyong mga kababayang dukha, patayin niyo ako. Ang tapang niya at ang sabi niya, patayin niyo ako sapagkat alam ko pupunta ako sa langit. Yung mga tao ay dahan-dahang umalis, nangimi sila sa sinabi ni Mother Teresa de Calcutta, pupunta ako sa langit sapagkat ang ipinagagawa sa akin ng aking Diyos ay aking ginagawa. Tulungan ang mga tao magmisyon sa kanila sapagkat sila ay mga anak ng Diyos. Ito ang gustong sabihin sa atin sa pagbasa, mga minamahal na kapatid. Lahat tayo ay may misyon. Walang taong hindi binigyan ng misyon ng Panginoon. Sinabi nga dito sa ikalawang pagbasa, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging anak niya. Maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin ang Diyos. Yun ang kanyang sinabi ni San Pablo na ang ibig sabihin ay itinalaga tayo ng Diyos sa kanyang kabanalan. At ang isang nagpapabanal sa atin ay ang ating paggawa ng mga kabutihan, paggawa ng misyon na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin mo sa pagbasa, mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon ay nagpadala ng mga apostoles sa misyon. Yun ang unang-unang pagpapadala ni Jesus ng kanyang mga alagad. Kakaiba ang ginawa ni Jesus na ito. Sapagkat ang kanilang reliyon na Judaismo ay hindi nagsasagawa ng misyon. Pero ang ginawa ni Jesus sa bago niyang itinatag na sambayan ng Kristiyano na kanyang mga tagasunod, sinabi niya, puntahan ang mga kaawa-awa. Tulungan ang mga kaawa-awa. Kaya kung mapapansin mo, yung mga apostoles, meron silang kakaibang pagtugon, agad silang tumugon. Kahit na ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng kahit ano. Aba, mahirap yon sa kanilang misyon. Hindi po ba? Huwag kayong magdadala. Umasa kayo sa Diyos. Urgent. Ibig sabihin, madalian, mabilis ang hinihingi ko sa inyo. Puntahan ang mga kaawa-awa sapagkat sila ay nasa tabi na ng bangin, nasa bingit na sila ng pagkapahamak. Pwede silang gumawa ng masama. Pwede na silang mawalan ng pag-asa. Kaya puntahan kagad ang mga dukha. Kaya kung mapapansin mo, mga minamahal na kapatid, napansin natin yung pagtitiwala ng mga apostoles kay Jesus.
Saan ang galing ang pagtitiwala ng mga apostoles na sila'y paalisin, papuntahin sa misyon, papuntahin sa mga may sakit, sa mga inaalian ng demonyo, sa mga may kapansanan, ganun din si Mother Teresa de Calcutta. Saan nang galing ang kanilang lakas ng loob? Ang lakas ng loob ni Mother Teresa, ng mga madre niya, na puntahan ang mga taga-India, na pakainin ang mga tao. Kahit wala silang pera, ginawa nila ang kanilang misyon na iyon. Kaya nga hindi mo ito magagawa. Ito yung gustong ipaintindi sa atin ng Biblia ngayon ni Jesus ngayon. Ano ang dahilan? Ang pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo gagawin ang isang bagay na mahirap kung hindi ka nagtitiwala sa Panginoon. Hindi ba? Si Mother Teresa de Calcutta, hindi niya gagawin yon kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Kung hindi siya nagtitiwala kay Kristo. Hindi mo rin gagawin na ikaw ay magsimba dito, iwanan mo ang iyong aircon na kwarto. Hindi mo gagawin ang maupo ka dyan kung wala kang tiwala sa Diyos. Ang unang nagdadrive sa tao upang gawin niya ang isang bagay ay ang kanyang radikal na pagtitiwala sa Panginoon. Pangalawang napaka-importante na dahilan kung bakit ginagawa ito ng mga misyonero at ginagawa ng maraming tagasunod ni Jesus. Marami pinapatay, di ba? Sa China hanggang ngayon, sa Saudi Arabia, nagdadala pa rin sila ng mga Biblia, ipinupuslit nila, at sila ay nagdarasal doon, sila ay nagbabasa ng Biblia, di ba? Pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, sa Afghanistan, may mga Kristiyano na pinipilit na dalhin ang salita ng Diyos sa mga lugar na ipinagbabawal at delikado. Ano ang dahilan? Ang ikalawa, mahal nila si Kristo. Meron ba tayo nun? Nagtitiwala ka sa Diyos at nagmamahal ka kay Kristo. Yun po yun. Kaya kung titignan mo, tayo din ay may mga mission. Yan ang dalawang puhunan sa misyon natin. Walang taong walang misyon sa daigdig na ito. Kung wala kang misyon, konsumisyon ka. Sapagkat ang misyon ay pakikibahagi kay Jesus dahil minamahal mo siya, nagtitiwala ka sa Kanya. Diba? Saan mo ipakikita ang iyong pagmamahal? Saan mo ipakikita ang iyong pagtitiwala? Paano? Una, sa iyong misyon. Ang misyon natin ay iba-iba. Diba? Ang misyon natin ay ang ating pamilya. Ang unang-unang misyon yan. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Nagmamahal ka ba sa Kanya? Gagawin mo ba dapat ang dapat mong gawin para maisagawa mo ang iyong misyon? Diba? Kaya nga, sabi ni Pope Francis, anong sabi ni Pope Francis? Kasi misyon natin ang ipahayag ang salita ng Diyos saan man tayo dalhin ng ating sarili, ang misyon natin ay ipahayag ang salita niya. Sabing ganun rito, ang isang binyagan na hindi nadarama ang pangangailangan na ipahayag
ang Ebanghelyo, ang ipahayag si Jesus ay hindi isang mabuting Kristiyano. So tingnan ninyo yon, hindi mabuting Kristiyano ang mga hindi nagsisikap na ipahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ba natin ipapahayag ang ating Panginoong Hesukristo? Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, di ba? Kung makikita mo sa pabrika, yung iba nag-aaway-away, nagseselusan, nagnanakawan, nagsisiraan, nagwawasakan, ikaw bilang Kristiyano, paano mong dadalhin ang iyong pagiging Kristiyano sa iyong pinagtatrabahuhan? Di ba? Minsan, ang temptation sa atin, ang tukso sa atin, marami namang gumagawa Marami namang nagnanakaw. Marami namang nandaraya. Katulad halimbawa ng isang aking nakausap na kabataan, pumasok daw siya ng trabaho. At nung nakita niya sa trabaho, ay mga nagpapalusot para magkapera. Aba, isang araw nagpapalusot na rin siya. Lahat naman daw ginagawa. Marami silang gumagawa. Paano na yung pagiging Kristiyano mo? Yun ang isang tanong. Nagtitiwala ka ba kay Jesus na kahit hindi mo gawin yung bagay na masamang iyon, ay ikaw ay tutulungan ng Panginoon? Nagtitiwala ka ba kay Jesus na pwede kang magtiis at magtiyaga dahil lamang sa pagmamahal mo kay Jesus? Marami sa harapan ng mga pagsubok, kinakalimutan ang kanilang paninindigan sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni Mother Teresa de Calcutta, sige, patayin niyo ako sapagkat ako'y Kristiyano. Total naman, mapupunta ako sa langit. Mapupunta ako sa langit. Sigurado ang Kristiyano na dapat mapunta siya sa piling ng kanyang Diyos. Na siya hindi mapapahamak ang kanyang kaluluwa pagdating ng araw. Yun yung gustong sabihin sa atin. Yung mga apostoles, yung mga alagad, nagtiwala sila kay Jesus kahit walang makain. Ipipreach nila ang gospel. Kanilang ipapahayag, kanilang ipakikita sa kanilang buhay na sila ay pinadala ni Kristo. Sila'y alagad ng ating Panginoong Hesukristo. So, ganun din sa ating pamilya, di ba? Mission natin ang ating pamilya. Ang isang katangian ng mission ay pagtutulungan. Community. Communal. Kaya nga, ang paksa ngayon, taon na ito, makiisa't makibahagi at mission. Tatlo. Tatlong taon yan. Makiisa, natapos na noong nakaraan, makibahagi at misyon. So, yan ang pinag-uusapan sa Vatican, sa Sinodo, paanong magtutulungan, lalong-lalo na sa pamilya. Minsan, nag-iiwanan tayo, hindi tayo nagtutulungan. Hindi mo tinutulungan ang iyong mga magulang sa misyon na itawid ang pamilya, tulungan ang pamilya sa pananagutan. Di ba? Paano nating gagawin yon? Paano tayong magtutulungan? Nag-iiwanan na tayo. Minsan,
wala na tayong pakialam sa pamilya. Yung mga kabataan, minsan, hindi na umuwi ng bahay. Kasama na lang palagi ang barkada. Paano mong ililigtas ang iyong pamilya? Sa Facebook, laging sinasabi, lalong-lalo na si Vice Ganda, lagi niyang sinasabi na huwag niyong gawing investment ang inyong mga anak. At totoo naman, huwag gawing investment. Ibig sabihin niyan, palalakihin mo siya at huwag mong gagamitin siya para yumaman ka. Mali nga naman yon. Pero ang nasa isip na ng kabataan ay iba na. Abay, bakit ako tutulong sa aking pamilya? Responsibilidad mo yan, nanay. Responsibilidad mo yan, tatay. Na ako'y pag-aralin. Na ako'y buhayin. Oo nga. Pero hindi ka ba makikipagtulungan sa iyong pamilya? Na pagkatapos mong mag-aral, naubos na ang lakas ni tatay, naubos na ang lakas ni nanay. Yung iba mong kapatid hindi nakapag-aral sapagkat inuna ka. Paano mong tutulungan ang iyong mga kapatid? Minsan makasarili tayo. Abi, ay tapos na akong mag-aral. Sarili ko ng pagsisikap ang gagawin ko. Mag-aasawa na ako. Bahala na kayo dyan. So, nawala na yung pagtutulungan. Kaya makita mo rito sa pagbasa, sabi ni ating Panginoon, humayo kayo, dala-dalawa, magtulungan kayo sapagkat ang misyon ay tulungan. Di ba? Ang misyon ay pananagutan. Kaya ka nag-aaral maigi, anak, sapagkat meron kang misyon na pagdating ng araw, pwede kang makatulong sa iyong mga kapatid. Pwede kang makatulong sa iyong mga magulang. At pagdating ng araw, magagamit mo sa iyong pagbubuo ng pamilya, ang iyong mga paghihirap, ang iyong pagsisikap. Kaya ka nagsisikap, hindi para sa iyong sarili. No man is an island. Hindi pwedeng katulad ka ng isla na namumukod at walang pakialam sa iba. Kaya ka dumating sa daigdig na ito dahil sa nanay at tatay mo, dahil sa Panginoon. Kaya ka lumaki dahil sa mga magulang mo. Kaya ka nakapag-aral dahil sa mga tumulong sa iyo. Dapat mong tignan yan. Kung sino ka man ngayon, ano ang narating mo ay sapagkat may mga tao na tumulong sa iyo, nagsakripisyo para sa iyo. So, ang mission ay pagtutulong-tulong. Minsan sa pamilya, wala nang tulungan. Paghugas ng pinggan, pinag-aawayan. Di ba? Yung mga pagtitiis, pagtsatsaga, hindi ginagawa. Para ang iba ay makinabang ang kanilang mga kapatid. Minsan nag-aaway-away pa tayo. Yun yung gustong sabihin sa atin, pagtutulungan. And then, ang mission ay focus. Nakapokus ka. Nasaan ba ang iyong isip ngayon? Nasaan ba ang iyong puso ngayon? Nasa kaibigan? Nasa pagbo-boyfriend, pagge-girlfriend? Meron yung isang kabataan nagpunta rito. Iyak siya ng iyak. Sabi ko, bakit ka iyak ng iyak? Eh kasi po, binrake ako ng girlfriend ko. Sus Mary Joseph, gusto na raw magpakamatay dahil binrake ng girlfriend
ang hina ng kabataan ngayon. Binrake ng girlfriend, lumaki ka, tinulungan ka, nangarap ang iyong pamilya para sa'yo, nagpakahirap at halos mamatay sa pagtatrabaho. Tapos nagkaroon ka lang ng problema, magpapakamatay ka. Napakababaw. Napakababaw. Hindi ka nag-iisip. Hindi ka nag-iisip. Parang wala kang misyon sa daigdig na ito. Yung iba, bata pa, may mga bisyo na. Diba? Ang ibang mga tatay, baka hindi pa rin nakapokus sa pamilya, nagbubuhay binata, hindi ka na binata. Hindi po ba, mga nanay, baka hindi ka nakapokus sa iyong pamilya, sugal ka ng sugal, marites lang ng marites, dyan sa mga kanto. Di ba? Minsan nagtuturo ako sa public ng katikesis, tinuturo ko sa Panginoon, sa Diyos, nung nandoon ako sa pabahay ni Erap doon sa Muson. Naku po, nakita ko yung mga bata, sipunin, marurumi ang damit. Sabi ko, paano ko itong tuturuan? Eh parang hindi kumakain, malalalim ang mga mata. Walang bitones sa mga damit. Sabi ko, nasaan ang mga nanay nito? Ang babaho, hindi pinaliliguan. Nasaan ang mga nanay nito? Hindi ko na maituro ang relihiyon, ang pananampalataya. Sabi ko, bakit ka nanlalambot, tutoy? Hindi pa po ako kumakain ng agahan. Eh bakit? Si nanay po, maghapon, magdamag, nagtotong its. Pinabayaan po kami. O, tingnan mo yan. Wala kang focus. Asan ang focus natin ngayon? Ang misyon ay pagtutulungan. Ang misyon ay nakapokus ka. Yung anak mo, yung pamilya mo, ang unang misyon mo. Ang unang misyon natin. And then, nandiyan na yung sinabi ko kanina, magtiwala sa Diyos. Pag nakapokus ka, pag nagtutulungan kayo, magtiwala ka sa Diyos. Tutulungan kanyan. Pero kung hindi ka nakapokus, hindi kayo nagtutulungan, anuman ang gawin nyo, hindi tayo aahon. Hindi tayo aahon. Kailangan magtulungan tayo at makapokus upang makaahon tayo. Walang iwanan. Magtiwala ka sa Diyos. Kapag nakikita ng Panginoon na nagsisikap tayo, tayo ay tutulungan ng Panginoon. Yun lang po. Sana yun ang ating maintindihan. Mahalin ang Diyos at magtiwala sa Kanya at pumokus sa ating misyon at magtulungan tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, magtiwala tayo sa Diyos. Awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos. Habang inaawit natin ito, ibulong natin sa Kanya ang ating pangangailangan. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod.
Alam kong may magagawa ang Diyos. Itaas natin ating mga kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Iham natin ang awitin. Panginoon, minsan lamang kami daraan sa daigdig na ito at hindi na mauulit ang aming pagdaan. Sana magawa na namin ang dapat naming magawa, lalong-lalo na ang misyon na binigay mo sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa kabila ng aming mga kahirapan, sa kabila ng mga problema, alam namin na kaya naming itawid ang mga ito dahil nagtitiwala kami sa iyo at minamahal ka namin. Panginoon, alam namin na mahal mo kami at kailanman hindi mo kami pinabayaan. Hindi kami namamatay ng gutom. Hindi kami mga nagnanakaw. Hindi kami pumapatay ng tao dahil sa aming kahirapan. At kami ay nakakatawid sapagkat nandiyan ka. Nagtitiwala kami sa iyo. Panginoon naming Diyos, sa pagtitiwalang ito, dinggin mo ang aming mga hinaing, mga panalangin, ang mga problema namin sa pamilya, sa financial, mga pag-aaway-aaway, pagkakagulong, mga di pagkakasundong. Panginoon, tulungan mo ang aming pamilya. Sana, Panginoon, magtulungan kami. Alam namin yun lang ang hinahanap mo sa amin, na kami magtulungan at magtiwala. I-focus ang aming lakas, ang aming isip, ang aming damdamin sa aming mga ginagawa para sa kabutihan ng pamilya at sa kabutihan ng sambayanan. Salamat po, Panginoon, sa realization na ito. Sana magbago po kami, Panginoon. Kalimutan na namin ang mga nakaraan at ibango namin ang aming misyon sa pamilya. Huwag na po sana kaming mag-away. Huwag na po sana kaming mag-inggitan. Huwag po sana kaming, Panginoon, na masiraan ang loob. Pinagdarasal din namin ang mga may sakit. Hipuin mo sila, Panginoon, lalong-lalo na ang mga matatanda naming mga mahal sa buhay at yung mga grabe na ang kanilang karamdaman. Hawakan mo sila, Panginoon. Nagtitiwala kami sa iyo. Inilalagay namin lahat sa iyong mga kamay ang aming kinabukasan. Salamat po, Panginoon. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo.
kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus.